Ayan, medyo masigla na po ang kaniyang mata. Ito tong isa na ito. Ang kulay yellow-green. Ayan po sila. Yung itong bandang dulo na may sky blue, healthy po siya, kaya hindi ko muna pinatakan. Ito lang yellow-green. Ayan, itong isa rin na yellow-green. Ayan, ayan, lumipat siya. Then yung isang nasa pugad. Ayan, kaya mapapansin po natin na masigla na po ang kanilang buntot. So, hindi na po sila matanlay. Once ko po silang pinatakan kahapon. So, papatakan ko naman po uli sila ngayon. So, ito po yung kulasiman nyo, be. Tingnan natin kung kakain kayo. Lagay natin dito. Pa-check na rin ang pagkain nyo. Yung patuka. Ayan, kahit papaano po ay kumain naman sila. Then, nilagyan ko rin po ng vitamins ang kanilang water para hindi po sila manghihina lalo. Ayan. Pahinga muna kayo, Bena. Pahinga muna. Maya-maya ay inom na naman ulit tayo ng inyong pampalakas. And dito naman tayo sa bad cigar. Hindi pa rin sila lumalabas. So, pasilip po. Knock-knock. Tao po. Tingnan natin sila. Oops. Hello. Ayun, nagsisiksikan dyan sa loob. Ayun, takot sa tao. Ayun yung isa oh, ayun, ang laki na niyan, ang laki na nila. Oops, sorry, nalaglag ang inyong swing. Nalaglag. Pasilip po, pasilip. Ayun, anim po yan nasa loob. Lahat po sila ay nasa ano na, marunong na silang kumain. Ayan. So, ayan po ang kanilang pagkain. Nilagyan ko po yan ng malunggay powder. Yan, wala ng sunflower. Ubus na. Paborito nila kasi yung sunflower seeds. Tapos may nilagay po akong sili. Ayan po ang sili na nilagay ko sa kanila. Konti lang po ang kanilang sinakain. Bali, 2 days na po ito. Then, yung kulasiman nyo, ayan. Then, yung mga nilagay, mapansin nyo po na parang sobrang messy ang kanilang hawla gawa ng kung ano-anong mga nilalagay ko. Libangan sa maghapon. Ganyan po ang binibigay ko sa kanila. Bark po ng malunggay. Then maintenance ng kanilang tubig. Ang tubig po na ginagamit ko ay mineral. Dati, ang ginagamit ko ay galing sa tap water. Pero ngayon ay sa mineral na ako kumukuha. Ayan, natulog siya.
Kaya mapansin niyo po ang kanyang buntot, ang kanilang buntot ay hindi na po pabagsak. Pahinga muna kayo, be. Sige. Hello, Witty. Ito namang si Witty. Napansin yung nakuhanan ko siya ng video na fluffy ang kanyang balahibo dito. Na parang lagi siyang giniginaw, ganun. Ganyan ang naging itsura ng balahibo niya. Ganyan. Ganyan po. So, ibig sabihin, pag ganito ang gesture ng balahibo nila, ibig sabihin, meron po silang iniindang pain. Maaring meron silang UTI. Kung kaya't ang ginagawa ko po, ay agad ko siyang pinainom ng sambong, nilagang sambong, na wala pong halong honey. So, ang binibigay ko nito ay 10 ml, 2 times a day. Hindi po pare-pareho po ang pagbibigay ko sa kanya. May time po na 3 times a day. So, depende na po. Tsaka wala naman pong overdose gawa ng natural naman po ang binibigay kong sambong sa kanila. Bawiwit! Ayan, okay na yung kanyang balahibo. Abalang-abala si Lila sa langaw. Malangaw po kasi ngayon, kaya hindi maiwasan na dudubugin ng langaw sa labas. Eto namang si Kahel ay last week nag-inhit po ito, matagal na tapos ang kanyang pag-iinhit. Then after ng kanyang pag-iinhit ay nakita ang kung matamlay siya at walang ganang kumain. Kung kaya agaran ko siyang nilapatan ng sambong kasi suspected ko ay meron siyang infection. And bukod pa doon, dahil nawalan nga siya ng ganong kumain, yun nga, pinainom ko siya ng luyang puti na merong honey. Ayan, ito po yung, ito yung plant box na ginagawa kong cat litter nila. Then, ilalagyan ko yan ng kahoy na parang ano, yung gusot. Ganyan. So, lagi ko pong chine-check yan araw-araw kung meron silang poops and yung pag nangangamoy na, binubuhusan ko yun ng tubig na may Sondrox para ma-disinfect. Ito yung plant box na para sa mga pusa, ginagawang cat litter. Meron po yung gusot, then lupa. Then, 2 times a day ko po yan chine-check. Kung may mga pupo, talaga tinatanggal ko yan. And yung dinidisinfect ko ng Sondrox para matanggal ang amoy nito. Lila? Hello, Lila. Uy! Ayan ka na naman. Ginugulat mo na naman sila, be.
Behave lang ikaw, ha? Paboritong pahingahan nila yan sa ibabaw ng hawla. Uy, nasa hawla na naman kayo. Nasa hawla sa ano, pugad. Favorite nyo talaga yung pugad na yan, ano. Hello, be. Kumusta na? Ito po yung kulay dilaw na ito. Ayan. Ayan po yung 3 days ago ay nakitaan ko siyang matamlay at nasa sulok na lang siya, natutulog. Then fluffy ang kanyang balahibo. So ngayon ay okay na siya, malakas na. Then yung kanyang appearance sa tuka ay nababawasan na po ang pangingitim. Ito na po yung kulasiman nyo, Beo. Yan, ito yung libangan nyo. Kainin nyo po yan. Check ng tubig. Pacheck. Nako. Nako. Nilagyan ko kasi ng tinapay kanina. Kaya ayan. Nilubog nila sa tubig. Mamaya-maya ko na lang siya tatanggalin. Kasi ano pa naman eh, bago pa naman. Baka gusto nila yung tinapay na mas malambot. Nakalublob sa tubig. Wow! Magkatabi na sila. Oh, ang galing! Huwag patakot, be! Huwag patakot. Kainin nyo yung kulasiman nyo, ha? Mamaya pa, patakan ko yan ng food supplement ang kulay dilaw para tuloy-tuloy ang kanyang pagaling. Sige, dyan na muna. Witty, ha? Behave ikaw, ha? Huwag mo silang guluhin, be. Baby tweet. So, yan lang po muna mga higala ang update ko sa aming mga alaga. Salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod po. Hanggang sa muli. Bye-bye.